This program is brought to you by A-Tribe Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Magandang gabi po mga kababayan, mga OFW dito sa Pilipinas. Magandang hapon sa Italia. Magandang hapon sa Middle East. Tuloy-tuloy po ang ating serbisyo kahit na binabaha ang Metro Manila. Ang ating minamahal na si Hanan Senyeres ay hindi makararating, subalit patuloy din po siya sa pag sisilbi sa ating mga kababayan, sa ating mga OFW, at mamaya lamang ay ating makakapanayan, makakasama sa pamamagitan ng telepono. Ganun pa man, ito po ang inyong lingkod si Brother John Landitso na patuloy na magsisilbi at magbabahagi ng mga kaganapan ng tungkol sa OFW sa lahat, sa buong panig ng mundo. Bago tayo dumako sa iba pang mga pagtalakay, unahin natin ang pag-uulat hinggil sa mga kaganapan. Unang-una ay sa Italia at sa Myanmar. Sa ating pagbabalita, wala ring OFW na nadamay sa Myanmar quake. Walang overseas Filipino workers o OFW ang nadamay sa magnitude 6.2 na lindol na tumama sa Central Italy. Sa panayam kay Department of Foreign Affairs DFA spokesperson Charles Jose, sinabi nito na nakipag-ugnayan na sila sa Filipino community sa Rome at wala silang natanggap na ulat na may nakasamang Pinoy sa mahigit na 160 namatay sa pagyanig. Nilibot naman ng ating welfare officer na si Ginoong Hector Cruz ang buong rehiyon ng Perugia, Rieti at ng Narni upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayang OFWs sa nasabing mga lugar sa Italia na siyang tinamaan ng sentro ng paglindol. Magugunitang sa buong Italia ay mayroong mahigit na 170,000 Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa nasabing bansa. Nagpalabas na rin ng advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Italia na pinag-iingat ang mga Pilipino sa posibleng aftershock ng lindol. Maging sa Myanmar kung saan tumama ang magnitude 6.8 ang lakas nito, na lindol ay walang Pinoy na nadamay. Sinabi nitong base sa natanggap nilang impormasyon sa Embassy ng Myanmar, walang namatay o nasaktang OFW sa nangyaring malakas na paglindol sa nasabing bansa. Paano na ang sahod mo sa National Heroes Day? Regular holiday sa Lunes bilang pagunita sa National Heroes Day, kaya pinaalalahanan ni Labor Secretary Silvestro Bello III ang mga employer sa pribadong sektor na sundin ang mga patakaran ng pagbabayad ng sahod sa mga manggagawa. Ayon sa labor laws, ang panuntunan sa pagbabayad sa mga manggagawa sa 29 ng Agosto ay mga sumusunod. Kung hindi pumasok sa trabaho ang empleyado, siya ay dapat bayaran ng 100% ng kaniyang sahod sa araw na ito, o daily rate plus cost of living allowance times 100%. Kapag nagtrabaho sa regular holiday, ang empleyado ay dapat bayaran ng 200% ng kaniyang regular na sahod sa araw na iyon para sa unang 8 oras.
Kapag nagtrabaho ng mahigit sa 8 oras o overtime work ang empleyado, ay dapat bayaran ang karagdagang 30% sa kada oras na bayad sa naturang araw. Bah, malaki ito ah. Kapag natapat naman ang regular holiday sa araw ng kanyang pahinga o day off at nagtrabaho ang empleyado, siya ay babayaran ng karagdagang 30% ng arawang bayad na 200%. At kapag nagtrabaho ng mahigit sa 8 oras o overtime ang empleyado sa panahon ng holiday na tumapat sa kanyang day off, siya ay dapat bayaran o tatanggap ng karagdagang 30% ng kada oras ng bayad sa naturang araw. Yan po ang ating mga balita sa gabing ito. At dadako tayo sa ating word for the day. Word for the day, ano ang kadalasang inilalagay ninyo sa balikbayan box? Mag-message po lamang sa ating page sa Facebook, Radio OFW. Mag-ugad si Janet Humeres. Ang sabi niya, mga damit. O nga naman, kasi lalo na, halimbawa, nasa Hong Kong ka, di ba, doon yung mga mamahali na magagandang damit, yun yung nabibili natin sa mga tindahan sa dyan sa Pampanga, yung mga Hong Kong type. At yung mga artista natin, mga kababayan, yung mga mayayaman ay dyan pumunta para bumili ng damit. So, tama lang na ipadala niya, karaniwan, ay mga damit. Bago ay magpatuloy, isa munang paalaala at pagpapakilala ng ating himpilan. Manatiling nakatuto sa DZRJ 810 AM, HRI Media at HRI TV, Cable Link Channel 7. This is HRI TV. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti na nagmala sa akin. Maghula ako sa headache. Buti na tulong. Sa sakit na ulo ko lagnat, ang isang lumalabas ang pag-aalaga. Hangga nang hihigit pa sa init na napapagaman natin. Kasama ang Mary Jessic po. Mary Jessic, ma'am. This is Mary Jessic po. Mary Jessic, ingat na namang naman. Trust me, call me, that's care. Inilab yan. Kapag lindol at
na sa loob ng isang gusali, gawin ang back cover and hold. Habang lumilindol, yumuko o umupo, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang humupa ang lindol. Lumayo sa mga babasagin, gaya ng bintana, estante at cabinet na maaaring bumagsak. Pag humupa ng lindol, lumabas ka agad ng gusali at pumunta sa open area. Huwag gumamit ng elevator o escalator sa inyong paglabas. Suriin ang sarili at mga kasama kung may nasugatan. Maging alerto dahil maaaring magkaroon ng aftershocks. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8Tri Media Broadcasting Network. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik po ang ating palatuntunan at ito po muli ang inyong lingkod si Brother Jun Landitso at ngayon po ay kasama na natin ang pinakamagandang sa Team OFW, si Miss Hannah Senyeres. Miss Hannah? Magandang gabi, Brother Jun. Oh, maganda naman ang intro, ha? Hindi po kinaya. Di ba? Mas maganda, mas malakas kayo sa ulan dyan? Oo, Brother Jun, grabe ang tindi ng traffic ngayon dito sa Osmeña Highway. Wow. In fact, ako'y umalis ng Alabang ng 4 o'clock pa. At ako sapat na yung oras na yun para umabot sa biyahe. So, apat na oras ang dyan pa rin? Si Rodriguez. Apat na oras ang dyan pa? Hindi kinaya, no? Maski maaga umalis. Oo. So, tindi ng traffic at buong ulan at baha sa kasalukuyan dito sa may bahagi ng Osmeña Highway, talagang walang galawan, almost ano na, ilang metro lang yung ginalaw ko ever since 4 o'clock, no, pagdating dito sa may Magallanes. Mm-hmm. So, natindi, no, natindi talaga yung traffic, kaya hindi ano, mukhang hindi ako aabot dyan sa studio. Mm-hmm. Ano, dahil nga napakatindi at marami ba rin ako nakita dito mga motorista. Ganun din ang sitwasyon at saka syempre yung mga pasahero, yung mga lumalabas galing sa mga opisina. Mm-hmm. Wala na rin masakyan yung iba dahil nga antindi rin ng baha. Kawawa naman pala. Eh, paano yan? Baka umaga na bago sila makarating sa kanilang mga tahanan. And hopefully not. Sana dito sa ano na to, mayroon namang mga traffic enforcers. Kaso lang, wala talaga magagawa kasi ibang parts ng mga may baha. May mga sasakyan na gustong mag-u-turn, ayaw sumugod sa baha, lalo na yung mga maliliit na sasakyan. Tayo yung nagiging cause talaga ng matinding pagbuhol ng traffic. Mm-hmm. Kaya ayun ang dito, no? It's Friday. Tapos long weekend pa, kaya marami sigurong either uuwi ng probinsya o di kaya ibabiyahe talaga, no? So bali nagsama-sama diyan nagtagpo-tagpo yung mga ano, yung mga motorista, uuwi yung iba lalabas ng Maynila, yung iba papasok. Tapos diyan kaya ka naipit. Sabay dito pa itong mga ano, yung mga unfinished pa ng mga projects dito pa. Itong Skyway 3 na ginagawa. At yun nga, no, yung nagiging cause na itong matinding traffic. But anyway, aside from the traffic, at least meron tayong good news pa rin. Yung binalita mo kanina, Brother June. Oo. Oh, oh. Sa update sa Italy. Kasi kahapon, nakausap din natin si Brother Max. Mm-hmm. At patuloy nga namin ang monitoring situation. Hoping and praying na wala tayong kababayan na naapektuhan dun sa tinding lindol, ano? 6.2 magnitude dyan sa central Italy. That's good news that we continue to monitor this, and so far, wala namang tayong kababayan dun na OFW, hindi kaya yung presidente na dun, ano? Awa naman Diyos, wala kasi nakausap ko by phone si Well Officer Hector Cruz at
naglibot nga siya sa mga region na apektado at wala namang casualty sa mga Pilipino. Yun nga lang yun, yung kay Brother Max na kumari, nabagsakan ng ilaw kasi bumabangga. Sa amin naman, sa bahay namin, nagulat nga yung misis ko, si Miss Rita Perez. Pag-gising na, gising siya around 3:30, umuuga yung pintuan, ng aparador. Yung ginawa niya, naupo na lang siya sa kama hanggang sa tumigil yung ano. Actually, hindi na wala sentuhan ng Roma, pero malakas pa rin. Alam mo ba ang sentro nung Lindol talaga, yung sa Amatrice, halos 400 kilometer, pero sa Roma, 6.2. Ibig sabihin talagang malakas yung tumamang Lindol doon sa bayan na yun. Sa mga kapindi daw, sabi nga ni Brother Max na although nangyari siya ng hating gabi o madaling araw na, no, alas 3 ng umaga, magigising ka talaga sobrang lakas ng pagyanig, no, ng lupa. Kaya sabi nga rin nga na yung aftershock din yung matindi. Kasi syempre, pag yung unang earthquake, medyo nayanig na yung mga structures, yung mga lalo na yung lumang bahay. Tapos yun ang iingatan. At yun ang dapat patuloy na ingatan ng ating mga kakayan. Na iwasan na, no, kung medyo nagka-crack na yung mga structure, mga wall, it's better na mag-evacuate na lang muna sila until such time na makasiguro tayo ng safety ng mga structures, ng mga bahay. Ang dami kasi mga lumang bahay. Oo, marami. Tsaka yung pagkakagawa pa naman nila, hindi katulad sa atin, parang mga 'di ba sa atin hollow blocks, ano, na matitibay, sa kanila yung mga sinauna na talaga ng mga buildings, mga parang palayok. Alam mo yung palayok, parang ganun ang type niya pagka ano na binuo na, bubutas mo nga ng kutsilyo yung mga... Ayun nga eh, ang balita ko nga talagang isang may sentimental value nga, ano, lalong-lalong sa mga Italiano, yung mga structure nila na mahilig din sila sa mga antique. Oo, kinoconserve nila yon. Oo, talagang as much as possible pinipreserve. Kasi siyempre, may hangganan din naman, diba? Meron din namang lifespan lahat ng mga structures. Wala ba talaga forever? walang forever. Walang forever. Maski sa mga bahay, diba? Sa mga buildings, sa mga gusali, wala talaga forever. But anyway, since napag-usapan na natin yung Italy, ang syempre napag-usapan din natin na i-discuss natin yung issue ng change name, ano? Oh, yung middle name issue. So I'm sure ikaw expert dyan and we will have a lot to discuss dahil ikaw ang subject matter expert dyan sa issue na yan pinakaharap ng ating mga OFW sa Italy. At ang magagawa nga natin panauhin mamaya ay si Brother Blas Trinidad Jr., ang founder ng God's Visionaries in Rome. I see. Siya yung kasi nakakadalo dun sa mga hearing, siya yung mga lawyers na Italians, at saka marami na apektuhan dun sa kanya mga kamag-anak nung kanya mga in-laws. Kaya siya nanggagalaiti sa mga pangyayari. So I'm sure ano na yan, ano, that is the discussion na marami din makaka-relate, lalong-lalo na yung mga nakikinig sa atin sa Italy. Marami tayong mga listeners na nag-check in from Italy. Kaya pwede silang makibahagi sa'yo dyan through our Facebook, di ba? Sa inbox natin, tsaka sa ating mga numbers. Pwede din sila magpatuloy na mag-contribute o mag-comment dun sa Facebook page natin, our question of the day, our QOTD, kung ano ba ang nilalagay ninyo sa mga balikbayan box. Kasi in the past days, medyo sumiryoso tayo, ano, dun sa question of the day natin. Una, yung sang-ayon ba kayo dun sa kampanya ni President Duterte contra droga. Tapos yung naging question din natin, yung kaugnay sa ano, no, yung pagpapadala ng mga household service workers sa Middle East, lalo na sa iba't ibang bahagi ng Middle East. So ngayon naman, since it's Friday, medyo light naman tayo sa ating tanong, at saka marami na rin tayong sagot dun sa Facebook page, which I'm sure basahin natin isa-isa. Meron sana akong sagot din eh, kaya lang hindi naman sila mag-sponsor, kaya hindi ko muna sasabihin. Yan. Meron din akong inilalagay na unang-una, pero sasabihin ko na kahit hindi sila mag-sponsor, baka sakali, yung Toblerone. Ay! Basta yung mga sagot na lang ng mga ating, lalong-lalo na yung mga suki natin. Sina Janet,
si JP, o si Lynn Melendres. Kaya abangan niyo po ha, mamaya ba matahin ni Brother June ang inyong mga sagot. I'll try to check back in a while, Brother June. Para mabigyan daan mo na rin yung ating discussion about the middle name issue dyan sa Italy. Okay. At ako'y naka-monitor naman, dahil online din naman ako, although kasing bagal ng traffic yung internet connection. Pero subukan ko pa rin mag-monitor and in a while, hopefully, I'll get back in sa'yo, Brother June. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat at mag-ingat ka dyan sa biyahe. Okay, thank you. Yan po ang ating kasama, si Miss Hannah Senyeres. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng baha, sa gitna ng traffic ay patuloy na inaalala ang ating mga ka-OFW. Hindi nawawala sa kanyang puso ang ating mga kababayan na talaga naman na kahit na siya ay nasa gitna ng sabihin na nating munting kalamidad. Kasi parang kalamidad na din yung traffic dito sa Maynila eh. Parang kaya nga kinakaya humihingi ng emergency power ang ating presidente kasi parang ng kalamidad yung nangyayari sa traffic. Imagine mo, isang ulan na pero sa bagay sa ngayon ang ulan ay hindi naman konti lang, talagang grabe ang buhos. Kumbaga sa Facebook grabe yung mga hugot, itong pag-ulan ngayon grabe naman yung pagbuhos. Magbabalik po ang ating palatuntunan sa ilang sandali upang bigyan daan ang ating panauhin mula sa Italia at ang kanyang tatalakayin ay ang tungkol sa mainit pa ring isyo ng pagtanggal ng middle name. Ito po ay 6 na taon nang hinihiling natin sa ambassador. 3 ambassador na po ang nagpalit-palit doon ay hindi po pinapansin. Hindi binibigyang halaga ang pagyurak na ito sa ating kultura, sa ating cultural identity, at ito po ay muli nating tatalakayin sa ngayon at mayroon nga po tayong appointment sa Sekretary ng Senate sa susunod na linggo upang maidulog ito sa ating presidente mismo. At dahil nga hindi po katanggap-tanggap para sa ating mga kababayan dito sa Maynila na hindi pa nakakaalam, ito po naman ay alam na rin ng buong Italia, ng buong Europa at ang ibang mga kaalyado ng ating asosasyon, ng Task Force OFW sa Middle East at Hong Kong. Ito pong isyong ito, bagamat matagal na ay hindi ito namamatay. Kumbaga, sana naman hindi maging forever ang kanilang pagbibingi-bingihan. Mamaya po ay ating makakapanayan si Brother Blas Trinidad Jr. ng God's Visionaries in Rome, Italy. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, HY Media at HY TV, Cable Link Channel 7. This is HY TV. Great things often come from humble beginnings. In 1995, AquaBest is established with the simple vision of an AquaBest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, AquaBest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things have changed. New ideas flourished as AquaBest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, AquaBest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Palatuntun ang walang kinatatakutan sapagat ang pangasit ay kapangyarihan na regula sa mamamayan. People Power! Araw-araw, tuwing umaga, ito ang mga katagang namumutawi sa aking bibig. Ang standard intro ng palatunturang Metro Manila Panat na minuon ni Paring Kaloy sa impilang DZRH. Sinimula namin isigaw ang People Power taong 1976 Martial Law noon.
Pagalipas ang 10 taon, 1986, ang katagang people power ay naging palasak na, naging byword sa EDSA, lumaganap sa Pilipinas at umalingaw ngaw sa buong mundo. DZRJ Radyo Bandido, alas 10 ng mga lunes at Biyernes, ang Bukasanga, Rain Langit. Tag-ulan na naman! Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman ito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa HY Media Broadcasting Network. Balita, komentaryo, maging pinakamaiinit na mga isyu ng lipunan. Yan ang sentro ng bawat bitaw ng asero ng masa. Melchor Bendigal Balawas, walang kiling ng mga deliberasyon ng mga ideya at opinyon. May paninindigan, sindigas ng asero, asero ng masa. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik po ang ating palatuntunan at narito na po ating pong kasama na ang ating panauhin mula sa Italia, live mula sa Italia, si Brother Blas Trinidad Jr., ang founder of Miracle of Salvation of God to Mankind Visionaries na nakabase sa Rome, Italy. Kanya pong tatalakayin ang mga kaganapan kung ano ba talaga ang totoo na pangyayari at totoong bagay hinggil sa isyu ng middle name. Ito po ay naging famous o naging famoso sa Italia at muli nating i-discuss o tatalakayin ang bagay na ito. Hello, hello, pronto, Brother Blas. Pronto? Hello? 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 Brother Blas? Habang ating hinihintay ang kanyang magandang tinig mula sa Italia, ay babasahin muna natin at ipaliliwanag ang ilang tunay na hello, Brother Blas? Hello? Hello? Andito, narinig ko. Okay. Medyo mahina lang ng konti. Simulan mo na. Binibigay natin sa iyo ngayong gabi ang pagkakataon upang maipaliwanag sa ating mga kababayan na hindi pa nakakaalam kung bakit nga ba nagkaganito ang ating kasaysayan sa Italia na kusa tayong miyurakan ng embahada. Kumbaga, tinanggal yung ating dignidad. Brother Blas? Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Magandang gabi, Bro June, at sa iyong mga kasama. Magandang gabi. Ako po ay medyo nagkaroon na, naguguluhan ng mga araw na iyon dahil kung bakit sa malaking katanungan kung bakit ba naman kailangan tanggalin ang ating middle name ng ating embahada. Naalala ko noon na okay lang sana yun kung yun ang batas ng Italia. Ngunit ang problema ay sa pangunguna ng ating nakaraang ambasador na si Ambassador Manalo na sumunod ang Ambassador Reyes na ngayon ay wala na rin, na basta na lang tinanggal ang ating middle name na without conducting any public consultation. Kasi ang pagkakaalam ko,
yung ating pasaporte ay inatnaho iyon at hindi dapat baguhin iyon dahil nagkaroon ng mga problema ang ating mga kababayan dito. Kaya nga naglunsad ng forum na alala ko noon ang Task Force OFW na nandun din ang ating dalawang pinadala na dalawang konsulato na si Vice Consul Jari at si Consul Pingol na presensya ng mga araw na iyon. At nandun din yung isang abogado na dating nasa tribunali ng Italia na si Attorney Lilio Broccoletti. Naalala ko noon nung ako ay nagtanong sa kanila kung bakit in-implement ang may na-discover ba silang problema sa ating mga dokumento. Ang sinasabi niya, wala daw problema. Kasi ang nag-request pala na tanggalin ang ating middle name ay ang ating embahada. Gayong wala naman tayong problema. Dahil sa pangyayaring iyon, doon tayo nagkaroon ng problema dahil hindi nagtugma ang mga dokumento ng ating sa dokumento ng Pilipinas at saka yung dokumento dito sa Italia. Yun po ang malaking problema. So ibig sabihin, nagkaroon ng problema nung tanggalin ang middle name, hindi nung before natanggalin ang middle name. Nawawala po kayo, hindi ko po maano. Ibig sabihin, nagkaroon ng problema nung tanggalin ang middle name na i-request nung Ambassador Manalo, hindi before na siya mag-request may problema. So walang problema, nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng problema nang tinanggal ang middle name. Dahil wala naman talaga tayong problema sa ating mga dokumento. Si Ambassador Manalo noon, nagkausap kami. At saka kung naalala ko noon, nagkaroon natin ng forum doon sa isang simbahan dito sa Roma, doon sa Urbana, na inamin niya na nagsalita siya na ibabalik nga ang middle name na iyan. Nang pumasok na itong si Ambassador Virgilio Reyes na iyo ang na nagpasimuno na mas lalong nagkagulo ang ating mga kababayan dito dahil hindi niya sinunod yung sinabi ni dating Ambassador Manalo dahil ang sinunod niya yung gusto niya na ipagpatuloy na tanggalin ang ating middle name sa ating pangalan. Ngayon hindi naman dapat kasi ang pagkakaalam ko po niyan, Brother June, na kailangan sa pagbabago ng pangalan, kailangan magdaan tayo sa tinatawag na sa ating House of Representatives. Kasi hindi pwedeng basta-basta tatanggalin iyan na hindi tayo nagkakaroon ng public consultation. Unang-uno, wala po tayong problema diyan, Bro June. So ibig sabihin ito pala serious na ito, may ewan ano ba yan? Hindi ko po alam kung ano ang dahilan kung bakit kailangan tanggalin iyan. Ang ating middle name na yun, gayong wala naman talaga dapat tanggalin yan. Katulad naman ng isang naalala ko noon nang nagkaroon tayo ng forum noon, may nag-attend sa atin noon na isang African consular. Pero ang haba ng kanyang pangalan, pero sa kanila, walang tinanggal sa kanila. Kung bakit ba naman dito sa ating bansa, itong sa dito sa Italia, sa embahada natin dito sa Italia, kung bakit ba naman kailangan pang tanggalin ang ano, na wala man lamang eksplanasyon ang ating dating Ambassador Reyes na iyon ang isa sa nagpagulo dito sa ating do. Tsaka, unang-una, ang naaalala ko noon, dahil nabasa ko noon, yung Secular 29 ay wala na yun eh. Kaso, mayroon pang isang ginawang Secular number 4 to support, to sustain the Secular 29. Hindi pwede yun. Kasi unang-una, hindi tayo nagkaroon ng public consultation, lalo na sa mga leaders dito sa Italia. Kaya nga itong Task Force OFW ay naglungsad ng isang forum at file ng complaint against this ambassador na to na maibalik na itong ating mayroon tayong petition noon eh. Yun ang naalala ko. Pumunta pa nga dito si Erwin Tulfo, nasabi ko nga hindi kanyan i-entertain ni Ambassador Reyes. Yun nga ang nangyari, hindi nga siya in-entertain. Dahil nga ayaw makinig ng Ambassador Reyes sa mga leaders dito na nakikipaglaban din para sa kaayusan sana ng ating mga ng dokumento ng ating mga kababayan, Brother June. Kasi nagkakaroon ng mga kapangalan yung iba at nagkakaproblema sila sa pag-apply nila ng citizenship. Ganon din.
At saka natatandaan ko noo minsan isang kaibigan natin na hiwalay sa asawa babae galit na galit kasi kasi iniwan siya ng kanyang asawa, naiwan yung apelyido ng kanyang asawa, tapos tinanggal naman yung middle name niya o maiden name na apelyido ng tatay niya. Ipambihira naman ika. Unfair naman niya na yung asawa ko na iniwan ako, iniwan sa akin yung apelyido niya, tapos yung apelyido ng tatay ko na siya naman yung tinanggal. May mga traumatic na pangyayari sa bawat isa nating mga kababayan sa bagay na ito. Marami po talaga, Radyo. Tulad na naman ng ating isang kaibigan na cameraman si community. Si Bro Victor Tibera na ayon sa kanya, yung taga-KFC na nag-apply siya noon sa isang bangko, hindi siya napagbigyan. Oo. Sa kanyang request nang dahil sa hindi tugma ang kanyang dokumento sa pasaporte niya at saka doon sa kanyang mga dokumento sa Italiano. O, karta identidad. Dapat magtugma iyan. Hindi dapat tanggalin ang middle name na iyan. Hindi basta-basta dahil against the law iyan. Mm-hmm. Hindi pwede iyan. Yun lamang po ang aking... Totoo naman na dyan sa Italia, yung mga banko, kinakailangan na pag magkiklaim ka ng pera kahit nga 50 euro lang kinakailangan double yung ID na dala-dala mo. Policy nila yan . Ngayon, ang nangyari nga, yung passport, halimbawa yung sa akin, may Mendoza yung passport ko, tapos yung karta identity ko, Italian IDs ko, wala, hindi nga tugma, hindi nga siya, ganun na nangyari kay Brother Victor ng TFC. Tsaka mayroon pa akong naalala, bro, na ito na nga, naipadala natin ito sa Pilipinas, pero ito ay tinulugan lamang ng ating Department of Justice. Sana itong pagtuunan nila ng pansin dahil malaking problema talagang ibinigay sa ating mga kababayan dito. Walang nangyari hanggang ngayon. So sana itong sa pagkakataong ito at bago na ang ating ambasador, at bago na rin ang ating presidente, ito ay mapagbigyan ng pansin. Yun lang ang aming request dito dahil talaga until now, ang sa akin na malaking problema yung sa pamilya ng aking asawa, yung kamag-anak niya rito, na nagkaroon ng napakalaking problema dito sa kanilang mga dokumento. Unang-una, ang pag-renew ng kanilang mga dokumento, napakahirap dahil nagkakaroon sila ng dalawang pangalan. So kailangan pa palang pumunta ng embassy just to clear everything. Na ang isang taong may apelyido at walang middle name ay iisa. So, pure di tempo lamang iyan. Time consuming. Napakahirap sa isang mga kababayan natin, lalo na kung ito ay nag-live-in. Hindi basta-basta makaalis-alis sa ating kanilang mga amo. Kaya yun lang, request ko sa Task Force OFW na harinaway ito ay mabigyan talaga ng pansin ito na ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng Task Force OFW dahil alam ko na isa ito sa nagsulong ng middle name na ibalik ang middle name 3 taon na ang nakakaraan. So far sa ngayon, nakikipagtulungan din naman sa atin ang OFW Family Party List at ang ating presidente na si Royce Nieres Jr. ay sumulat na nga kay Ambassador Nolasco. Kaya lamang, yung sagot niya natutulog, kaya ika nga namin sa Batangas, uugain natin uli yan. Dahil halos kalahating taon na yung sulat ni Presidente Royce Nieres Jr. kay Ambassador Ding Nolasco, hindi niya pinapansin. Bukod sa roon, meron nga tayong mga appointments ngayon. Siguro by next week tutulak tayo ng Davao para makipag-meet kay Mayor Sara Duterte to link his father para matulungan tayo kasi iba yung mas dito babae yung ang alam ko yung sulat na inano ng transport. Ang pagkakaalam ko sa ngayon, kasi naka-attend ako ng huling forum sa embahada, na yun nga na ang ating embahada ngayon sa pangunguna ng ating mahal na ambasador na si Ding Nolasco,
ay nagpadala na ng sulat doon sa Ministerio ng Interior. So inaantay na lang niya kung ano ang response doon. Mm-hmm. So ang sa akin naman, dahil kami ay nagkakausap naman ni Ambassador Nolasco. Oh, pareho naman kayong ano eh. Pareho naman kayong... Bago pa mag-election noon, na-open ko sa kanya. Actually, dadalhin ko nga sa kanya sana yung video na kung saan nag-forum ang task force o FW para maipakita sa kanya na talagang ang sinasabi ni dating miyembro ng sa tribunali ni Attorney Lilo Burcoletti na isasabita ng task force o FW sa forum na nakaraan na it is the embassy na ang nag-request sa kanila para tanggalin yon. Kaya para maibalik sa dati, ang embahada pa rin natin ang magre-request noon na maibalik ating middle name. So ang bola ngayon ay nasa embahada talaga. Nasa ambassador ang bola. It's better i-request ko rin sa inyo diyan na Brother Blas, ano? Kilala mo naman si honorary ambassador to Santo Domingo, si Andrea Tasciotti, yung kaibigan ko na guest din natin doon sa forum to explain, kasi sila yung nasa diplomatic Italiano yan, at siya yung nasa diplomatic ano din yung kanyang trabaho, kaya mas madali siguro sila magkakaunawaan kung magkakaroon sila ng seryosong panayam. Ano sa akin na Bro Jun, makikipag-coordinate ako ngayon sa chairman ng Task Force OFW sa ngayon. Of course, Sister Rita and then Sister Jocelyn Duque. Josephine. Para Josephine. Magkaroon ng Josephine Duque na para magkaroon ng ano na makausap personally si Attorney Andrea Tasciocco. Dahil naalala ko din noon na isa rin siya sa pumunta noon sa embahada noon nung nagkaroon tayo ng forum regarding this matter, itong pagtanggal ng middle name. Although isa siyang Italiano, but yung kanyang ano talaga advocacy niya ay talaga yung nakikita niya kasi yung problema na hindi naman dapat talaga tanggalin yon. Mm-hmm. Yun lamang ang aking kahilingan. Ulitin ko ang kahilingan ko na sa pamumuno ng Task Force OFW na maipursu ito, na kasi matagal na ito, para naman mabigyan ng pansin at mabigyan ng kasagutan ng ating problema regarding dito sa ating mga dokumento na sa pagtanggal ng middle name, na maibalik ang middle name. Wala. May mga babatiin ka ba, Brother Blas? Batiin mo na yung ating mga kababayan dyan. Napapanood tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng A-Tri Media live streaming, at napapanood tayo sa buong NCR sa pamamagitan ng Cabling TV Channel 7. So, ito na yung pagkakataon, batiin natin ating mga kababayan para naman marinig ng kanilang mga kamag-anak dito sa Metro Manila. Hello, Brother Blas? Nawawala. Brother Blas, batiin mo ating mga kababayan. Yung mga diyan sa ano, at ako nangungusta sa inyong lahat diyan. Okay. May babatiin ka? May babati ako. Babati ako? Oo. Okay. Una po sa lahat, magandang gabi sa ating mga kababayan diyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na po sa ating mahal na presidente na si Rodrigo Duterte. At sa inyong lahat po dyan, especially din kay General Bato, magandang gabi po sa inyong lahat na hari naway may pagpatuloy natin ang ating kampanya laban sa droga, at mabigyan ng kasagutan ng lahat ng ito. At sa huli ay tayo ay ang ating bansang Pilipinas ay bumangong muli sa pamamagitan ng napakagandang gawain ng ating inihalal na presidente ng ating bansa. At ganoon din po na ang inyong radio station ay magtagal sa inyong kasama diyan, na hari naway marami pa kayong matulungan sa na ating mga kababayan, at kayo ay madulugan ng kanilang problema. At sa pamamagitan ng inyong radio station ay mabigyan ng kasagutan ng ang kanilang mga kahilingan. Yun lamang po, magandang gabi po sa inyong lahat diyan. Magandang gabi, magandang hapon dyan, Brother Blas. At magpabalik po ang ating programa. Magpapalik po tayo mamaya sa ilang sandali lamang.
manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, HRI Media at HRI TV, Cabling Channel 7. This is HRI TV. Misencounter o isang apang massacre. Umaatras na yung ating kapulisan, hinabol ng mga armado. At saludo sa 44 na pulis. Isa na mga Fallen 44 sa napakaraming mga issues na walang closure. Isa na rin tayo sa patuloy na naghahangad ng justisya para sa ating mga sundalong nagbuwis ng kanilang lupa. DZRJ Radyo Bandido, alas 10 ng mga Lunes at Debgenes, Angul Kasanga, Rain Lang. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balitang tanghali. Ihahatid ni Ray Langit 30 minuto ng mga rumaragasang balita alas 12 hanggang alas 12:30. Samahan si Ray Langit tuwing Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Bandido, DZRJ 810 AM at HRI TV, Cabling Channel 7, HRI Media Broadcasting Network, ang hindi lang ng bawat Pilipino. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang Supremo ng Bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morator. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin, cooking recipes and tips, maging lagay ng trapiko at panahon. Izquierda! Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news! Good vibes! Good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang pangising ng bayan. Joey Falcon at Pia Morato. This program is brought to you by HRI Media Pro Incorporated. Ito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Pabalik po ang ating palatuntunan. Patuloy po tayo sa ating serbisyo. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Jun Landicho. Pasasalamat kay Brother Blas Trinidad Jr., ang founder of Miracle of Salvation of God to Mankind Visionaries na nakabase sa Rome, Italy, na siya po nating nakapanayam kani-kanina lamang. Hintayin natin kung makakapasok pang muli ang ating kasamang si Miss Hannah Senyeres. Nasa kasalukuyan ay nasa gitna ng ulan at baha, nasa gitna ng traffic, nasa gitna ng munting kalamidad sa Metro Manila. Bago natin balikan ng pagtalakay dito sa mainit na isyu ng middle name sa Italia, ay basahin muna natin ang mga iba't ibang kasagutan ng ating mga ka-OFW sa iba't ibang paning ng mundo sa ating question of the day or of the night.
Ano ang kadalasang nilalagay ninyo sa balikbayan box? Ang sabi ni JB Teruñez, sabon, shampoo, toothpaste at pabango. Palagay ko ito pambigay sa mga kapitbahay. Ayon naman kay Lynn Melendres, chocolate po kasi pag may chocolate, masaya na po ang mga anak ko. Ayan. Totoo naman, chocolate eh, ano, hindi lang natin nasabihin ng brand, pero isa sa mga pangunahing ipinadadala natin yung chocolate, sabon, pamango, o toothpaste. Nung isa nga natatandaan ko, mga kababayan, mga OFW, noong 1990, nandiyan tayo sa Jeddah, no? Ang pinadala ng mga kasamahan ko, ano eh? Bawang. Bawang. Kasi murang-mura yung bawang. Nagkukwenta sila. Ay, ang dami. Mura lang yung bawang doon sa Jeddah. Kaya, yun ang iba na lang ipinadala. Pero kuidaw, mga kababayan, mga OFW, at mag-ingat po tayo. Huwag na po nating ugaliin yan. Mayroong mga pangyayari na ganyan na yung mga nagtatrabaho sa mga establishments, nagpapadala sila ng mga dinampot na mga kagamitan, lagari, martilyo. Yung iba naman ay mga souvenirs, pero hindi po maganda, lalo na kung mabibirik pa kayo ng inyong mga employer. Huwag po nating ugaliin yan. Hindi naman po karanihan, pero may mangilan-ngilan na gumagawa niyan base sa ating karanasan. Ano ang kadalasang nilalagay sa balikbayan box? Ang sabi ni Leonardo Galaciano, detergent powder, damit, chocolate, milk powder. O nga naman kasi, yung milk powder, eh, hindi agad nasisira kahit medyo magtagal. Kasi yung balikbayan, ano yung balikbayan box, ano yun eh, yung sa barko dinadaan. So, tumatagal yan ang pinakamabilis na yung 60 to 90 days. So, minsan, pagka may anomalya, inaabot ng isang taon. Ah, maganda itong kay Licia Aldesa. Ang sabi niya, kahit anong bagay ilalagay sa box, huwag lang ninakaw. Tama naman. Kasi, hindi naman na dapat na ninakaw, kaya nga nandiyan tayo sa nandito tayo sa abroad nagtatrabaho ay para maghanap buhay, magtrabaho, kaya hindi nga dapat. Tama yung kay Lisa na kahit ano na ilagay natin, wag lang yung ninakaw. Sabi naman ni Esther, marami ako nilalagay, hindi ko na mabanggit kasi mga raming ibinibigay ang aking madam sa akin, gaya ng groceries, bags, damit, sapatos, toys, at cosmetics. Napakabait ng amo naman niya. Ito yung pinakamaganda para sa mga padadalhan, ano? Kay Rolando Carabeo, gadget. Wow, gadget. Baby milk, chocolate, clothes, groceries, and every 2 months, nagpapadala siya. Grabe! Balikan po natin ang ating tinalakay kanina mula sa ating panauhin sa galing sa Italia, ang tungkol sa isyu ng middle name, para din po sa kabatiran ng ating mga ibang kababayan na hindi pa nakakalam nito sa ibang panig ng mundo, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Totoo po yung pangyayari na ito ay kusa na ipinatanggal ng ambassador noong 2010, ambassador Romeo Lacet Manalo.
At ang sinasabi po na forum sa simbahan ay ito was March 13, 2011 na doon ay kusang sinabi niya na nag-sorry siya, ibabalik niya, pero nag-early retirement at yung pumalit sa kanya, hindi na pinansin ang pangyayaring ito. At sabi nga ni Brother Blas ay mas naging grabe ang sitwasyon. Mas naging mahigpit, ayaw makausap ang ambassador na yan. Si Ambassador Virgilio Reyes. Kaya naman patuloy tayong dumudulog sa kinauukulan na ito ay mabigyan ng hustisya. In way back 2012, nagpadala po tayo personal ng sulat kay Justice Secretary De Lima. Eh hanggang ngayon po, walang sagot itong si De Lima. Senador na, hindi pa niya sinasagot yung aming hinihingi na isang makatarungang opinyon hinggil sa mga nangyari. Wala siyang binitawan ni isang salita, ni isang letra. Wala siyang sagot. At ito po ay hindi po pwedeng sabihin na hindi niya natanggap kasi ito ay personal na dinala ng inyong lingkod sa tanggapan ni Justice Toti Baraan. Masalamuot po ang pangyayaring ito sa ating mga kabayan. Maaring sabihin na middle name lang, ano ba yon? Pero ito po ay isang traumatic na pangyayari. Ito po ay ating cultural identity. Kultura na po natin ito. Pangalawa, ito po ay pag-alaala natin sa ating ina. At isa pa ay isang dangal ng ating mga kababaihan sapagkat ang ating mga kababaihan ay nung dalaga, di ba? Nung dalaga sila, ang apelyido nila ay iba. Pagkatapos ng mag-asawa, nilagay yung dinalanan niya yung apelyido ng kanilang naging kapalaran. At nakalulungkot nga naman na bilang pag-alaala sa kanyang pagiging dalaga ay winawalan siyang karapatan ng circular na pinairal na ito sa Italia. Ito po ay particular sa mga OFW sa Italia, ang 200,000 Filipinos in Italy. Kaya po, patuloy tayong nananawagan at patuloy tayong umaasa na mabibigyan ng katarungan ang ating mga kababayan sa Italia na baybalik ang ating moral, ang ating dignidad na niyurakan ng mismong embahada at ang ating kultura ay patuloy nating maipairal. Habang patuloy po tayo sa ating paratuntunan, sa ating programa, patuloy natin, inihintay natin, baka sakali na makapasok. Kanina pa po nagdadial si Ms. Hannah Senyeres, pero ha, sabi ng technician, hindi talaga makapasok, ano? Hindi, ayaw pumasok yung tawag niya. Ang lakas kasi ng ulan sa labas at saka matindi ang baha. Pero palagay ko naman, hindi yung baha yung nakaka-apekto sa signal, pero yung malakas na ulan, makaka-apekto talaga. Patuloy po pinagsisikapan ng ating mga technician ang pagpasok ng tawag ni Ms. Hannah Senyeres. At habang hinihintay natin ang kanyang tawag kung sakalit makapasok, ay magbabalik po tayo muli pagkalipas ng ilang paalala. Manatiling nakatuto sa DZRJ 810 AM, HY Media at HY TV, Cabling Channel 7. This is HY TV. Misencounter o isang apang massacre. Umaatras na yung ating kapulisan, hinabol ng mga armado. Pagsaludo sa 44 na pulis. Members of the staff family.
Isa na mga Fallen 44 sa napakaraming mga issues sa walang closure. Isa na rin tayo sa patuloy na naghahangad ng justisya para sa ating mga sundalong nagbunis ng kanilang buhay. DZRJ Radyo Bandido, alas gisang mga lunes sa Gabgenes, Angu Kasanga, Rain Lang. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balitang tanghali. Ihahatid ni Ray Langit at 30 minuto ng mga rumaragasang balita alas 12 hanggang alas 12.30. Samahan si Ray Langit tuwing Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Bandido, DZRJ 810 AM at HRI TV, Cabling Channel 7, HRI Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang Supremo ng Bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morator. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin, cooking recipes and tips, maging lagay ng trapiko at panahon, izquierda! Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news! Good vibes! Good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan. Joey Falcon at Pia Morato. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng free time, KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Muli po tayo nagbabalik, mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-OFW. Talagang hindi makapasok yung tawag ni Ms. Hannah Senyeres, subalit patuloy pa rin po tayo sa ating paglilingkod bayan. Balikan po natin ang question for the day. Ano ang kadalasang nilalagay ninyo sa balikbayan box? Kay Nita Suarez? Sabon? Chocolate? Laging ano na, laging andyan na siya? Andali lang. Nandito naman po ang ating kaibigan, ang ating kasama, si Ms. Hannah Senyeres. Ms. Hannah? Hello? Hello, magandang gabi muli, Brother June, at sa lahat ng ating mga viewers. Good evening muli sa inyong lahat. And well, eto na naman, as usual, wala na naman kapag-apag-asa ang traffic. Ano ba? Diyan ka pa matutulog? Huwag naman sana. Dapat nga, nagdala na lang ako ng sleeping bag, ano? Oo. Pero ayun nga, ano, matindi pa rin, although, hindi na masyadong maulan, but andyan pa rin ang baha. Bigla naman, bigla yung pag-ulan, hindi natin inaasahan. Oo, biglang buhos. Oo, tsaka, di ba, yung sinasabi nga natin palagi, instant noodles, parang binuhusan mo na ng ulan, automatic traffic na. Oo eh. Kaya... But anyway, Brother June, na-monitor ko yung ano mo, yung kanina pang dinidiscuss, ano, at saka syempre yung question of the day natin.
At nakakatuwa kasi yung sagot ng ating mga OFWs sa question of today, kung ano yung nilalagay nila sa balikbayan box, kalimitan ay yung talagang kasalubong kung saan eh matutuwa yung mga, yung pamilya, especially yung mga anak. Yung diba? Oo. Hindi nawawalan ng chocolate, ha? Oo nga. And, well, yun naman kasi, Brother June, ay, ano, no, mga symbols of love, di ba? Symbols of love in their absence. Kasi, ang alam ko talaga, yung mga OFW, and I know that you know this, Brother June, being OFW yourself, na yung balikbayan box, hindi mo naman overnight yan na mapupuno, di ba? So it will take months. Minsan aagot pa ng 6 months to 1 year, diba? Tapos ipagpadali rin time for Christmas. Bawat isang pirasong item dyan sa loob ng balikbayan box na yan, mapashampoo yan, mapachokolate, mapasabon, o mapagatas man yan, every single item is a labor of love, di ba? Okay. Kaya yun yung nakakatawa. At saka bago mo maipon yan, eh talagang, kumbaga, ilang sweldo ang pararaanin muna? Oo naman, Brother June. Ilang sweldo talaga. At saka, ano yan, it symbolizes the blood, sweat, and tears of our kababayan. Oo. Kaya naalala mo, Brother June, last year, yung nagkaroon ng issue doon sa balikbayan box, na bigla nilang pinagbubuksan, tapos eh sinabi pa nung Bureau of Customs last year na iyan daw ay papatawan ng buwis yung ating mga OFW commensurate to the value of the item. Kaya nga nag-alsa tayo dyan eh, kasi hindi naman makakakuha. Kaya talagang nag-flare up ang ating OFW sector. Ibang sector, no? Kasi hindi naman patarungan na isipin mo, no, bago niya naipon yun, tapos magbubuwis pa? Ano ba naman? Hindi talaga makatarungan at kaya nga ganun naging yung issue shift yung ating partners na pages kagaya ng TIBA, yung Pinoy Expat of the Blood Watch, kung saan talagang yun yung pinagmulan ano, nung viral post na kumalat ng gusto worldwide hanggang naging national issue na siya. Nakita mo talaga dun yung sentiment ng OFW na, oops, sa lahat ng bagay na pakialaman mo, huwag mo pakialaman yung balikbayan box na yan dahil simbolo yan. That is a sacred symbol na, di ba, ng mga OFW. At kaya mabuti naman ay natigilan, ano? Natigilan. Siguro, sinubukan lang ng mga taga-customs na gawing racket yan o whatever. Pero buti na lang natigilan. Hindi sila lumusot. hindi sila umubra sa mga OFW. Diba? Kasi isipin mo, nakakalungkot na papatawan mo ng buwis katulad sa amin, sa Italia, no? Yung mga iba doon, halos kalahati nun, mga bigay-bigay lang na employer, o mga bagong damit, mga ano, pero bigay lang eh, tapos bubuwisan mo eh. Kung yun nga Italia, o yung mga employer, binibigay lang, tapos ngayon babibigyan mo ng buwis, eh, napakasakit naman. Diba? Talaga, ano? Yun nga, no, dapat hindi na nila, kumbaga eh, iilan na nga lang yung privilegio ng ating mga OFW, kabilang yung Terminal C, kabilang yung balikbayan box na, for the longest time, hindi siya yung ina-amend ba, yung 1980s pa na na rule na 10,000 lang dapat yung value. Although ngayon, ay yan ay nabago na. Tumaas na yung value na pwedeng ano, diba, yung value ng items sa box. Pero yun nga, no, it had to be undertaken pa sa Senate para mabago yung batas. But what I'm saying is, for the longest time, tinatolerate lang yan. Kasi parang ano na yan eh, bonus mo na lang yan sa mga OFW eh. Yung walang bungis, di ba? Tapos ano, yun nga, sinubukan nga siyang pakialaman. But I remember last year, around this time, mga August, pumutok yung balita na yan na 1 year ago. So parang throwback na to na issue. Pero isa to sa mga tinutukan din ang gusto ng aking yumaong ama, si Ambassador and Congressman Rodriguez. Kaya nga kami nagkakilala kagabi, yung kahapon yung aming anniversary eh. Yes, oo, nakita ko nga yung Facebook book mo na around this time, yun na din, ano, di ba, na nakita dun sa Congress. Pero yun nga, no, kasi nung at the height of the issue, nung kasagsagan talaga ng issue kung saan nababatikos na rin ang gusto yung Bureau of Customs,
dati sa pamumuno tayo ni ano no ni Commissioner Alberto Lina. I remember that we set an emergency meeting with him to meet with him ASAP para ipahatid sa kanya kasama nga si ating kapartner na si Geno Comiso para ipakita mismo kay Commissioner Lina at that time yung sentimento ng ating mga OFW, especially through social media. Kasi doon mo talaga malalaman yung pulso dahil nasa abroad sila. The easiest way to communicate their sentiment was through social media. At yan mismo ang pinahatid natin sa commissioner ng customs. At agad-agad naman, ano, dun sa pangulo at that time, which is President Aquino. And the very same day, he made the pronouncement na huwag na daw pakialaman yung balikbayan box. So that is one of those masasabi nating naging accomplishment na agad-agad pinatigil. Diba? Kasi nga, nung una silang nagpalabas ng pronouncement, ang tigas pa nila sinabi na hindi. Talagang bubuksan namin. Parang, di ba? Ano naman ito, bakit bubuksan? Diba? Walang sinasabi nila nung walang ano eh, walang linaw eh, kaya hindi katanggap-tanggap. Diba sana kung may talagang meron kasi Brother June, diba, kung naalala mo, merong mga nagtatake advantage naman ng mga negosyante, like yung mga turista, tapos pupunta, for example, sa US, tapos bibili ng kung ano-ano, ano, mga 100 pirasong wristwatch, o di kaya yung quantity ng mga shampoo, o di kaya yung mga tsokolate, eh, parang hindi na siya pampasalubong, kundi pang-benta na yung quantity eh. So, parang, ang ano tuloy, dahil dun sa mga ginagawa ng iilan lang na mga negosyante, enterprising ng mga negosyante, ang nabiin naman tuloy, ang mga OFW, which was not fair at that time. Kasi hindi naman OFW gumagawa nun eh. Diba? Mga negosyante, mga turista, and yet, ang na-pinpoint ng gusto yung OFW. So that is what yung unfair or injustice na kinailangan nating i-correct. Bakit kasi gano'n na yung kumbaga yung trailer yung container ng OFW yung binuksan eh kung alam naman ng OFW kung saan galing, wala naman turista sa Saudi, di ba? Wala naman turista sa Kuwait, puro ginugulpi nga doon ng mga Pilipino. Tapos yung dapat sana yung tin-race lang yung mga galing ng Canada, yung galing ng Australia, yung galing ng Italia, yan pwede rin yan, pero hindi katanggap-tanggap yung sa mga iba nating mga kababayan na nandoon sa mga bansa na alam mo naman na walang nagtutur doon. At saka walang kakayahan yung mga galing sa bansang yun na makapagpadala ng ganong karaming mga items. Diba? At saka, Brother June, isa pa, ano? Siyempre, yung ating mga OFW, ang ikinagalit talaga nila ng gusto. Yung binuksan ng mga balikbayan box, buti pa na kung maayos. Let's say, sige, i-inspection nila. Meron sila nakita kuno sa x-ray. Isa naman lang, nung nakita nila na wala namang na items na kadurududa, sana inayos na lang nila. Pero ang nangyari pa kasi at that time, ang daming nawala ng mga items, di ba? At kulang-kulang na yung ano. Kaya yun din ang ikinagalit ng gusto, no? Nung ating mga OFWs at the time. Nagbabalik na lang tayo dito sa issue kasi nga parang ano siya, no? Anniversary of the issue. Itong mga week na ito kasi ang natatandaan ko, tama ito, ngayon, 26, August 26 yung hearing. Yes, kasi that's right. Nag-attend ako ng hearing naman ng DFA before August 24. Tapos makita ko sa office nga ni dad mo. Yon ni Amba. So August 26 yun, yung hearing na yun si Lina. Doon na siya nag-sorry-sorry eh. At saka kaya din natin binabalikan itong issue para ma-emphasize din natin, Brother June, na kapag may mga ganyan, ano, mga issues na nakaka-apekto sa ating mga OFW, yung ating mga ahensya ng pamahalan,
they really have to think twice before they make any pronouncement na hindi muna kinukonsulta o di ka talagang to the disadvantage of the OFWs. Kasi if there's anything that the Balikbayan Box issue proved, mm-hmm. it is that the OFWs really have a voice. Meron talaga silang boses and talagang pinaglalaban nila kung ano yung tama. Diba? Kaya yun nga, ano, yun ang nakakatuwa kasi yung iba-ibang grupo din ng mga OFWs nag-ano sila eh. Everybody came together in solidarity and immunity for this issue. Kaya yun talaga, no? The OFWs have proven. Ayun, nawala na naman. Nawala yung ano, nawala yung linya. Grabe. Ganun pa man, patuloy po tayo mga kababayan, mga kaibigan, mga OFW. At balik kanawa natin ang pangyayari noong 2015 na Agosto rin yun eh, na talaga namang grabe yung ginawa. Pagkatapos ng Balikbayan Box na yan, sumunod naman yung laglagbala. Or yung tanimbala. Na halatang halata mo naman ano eh, na pamimirhiwisyo lang sa ating mga ka-OFW at sa mga iba pang nagbibiyahe papunta sa labas ng Pilipinas. Saan ka naman nakakita na yung isang 70 anyos may daladalang bala? At saka anong gagawin dun sa bala? Eto, nakabalik na po ulit. Nagbalik ang linya ni Miss Hannah Senyeres. Hannah? Yes, Brother Jun, bago tayo na puto lang, what I was trying to say is that the OFWs have really proven themselves to be a force to be reckoned with, di ba? Ibig sabihin, huwag niyong basta-basta na protector dahil marunong sila makipaglaban sa nasa tama, di ba? Basta nasa lugar. Sila naman yung nakakatuwa, no? At saka, patuloy din natin siyempre na sinusubaybay. Yan yan, to make sure nothing like this will happen again. Ang palagi natin yung emphasis with Brother Jun na saan naman ka nagawa ng confrontation. At saka pangamaraan through social media para na ipakaabot, di ba? Kung ano may mga nais na bully o nais na i-review ng mga polisiya o mga press na may nalang mga ito. There really should be proper consultation. Dahil hindi tayo napupulaga. Oo. Ayun. Kaya yun ang ating pagbabalik tanaw, ating Balikbayan Box issue. Kaya mukhang all too well that ends well sapagkat masasaya naman yung mga pagod nila dun sa question of the day natin. And so far, wala naman tayong naririnig na ayun, na mga reklamo na pinakikialaman o binubuksan yung mga Balikbayan Box nila. Wala na naman sa awa naman ng Diyos, wala na. At saka natuto na rin siguro dahil sa bago na rin yung ating administrasyon natatakot na rin silang gumawa ng katiwalian kasi yung hindi ko alam ano, hindi ko mahusgahan pero parang yung nangyari nakukonsinti yung mga nasa posisyon kaya lumalakas yung kanilang loob. Ganun. At saka ang kagandahan talaga Brother June with this administration, nararamdaman din talaga ng OFW na merong malasakit yung pamahalan para sa kanila, mm-hmm. kung ano man yung kanilang concern, and most importantly, the welfare of our OFW. Kasi matagal for the past 6 years prior to this administration, and sorry to say, so, yung talaga yung priority, ano, kaya at least time around, nakikita na kaagad yung sinasabi change. Yung result. Kapatid na rin sa ating sector ng OFWs, ramdam nila din yan. Kaya nakakataya lang na gano'n ang nagtigil na katakala. Hello? Anyway, Brother Jun, meron ako nakita kasi nakamonitor ako dun sa ating A-Try Media Facebook page. Yes. At mukhang na-share ng ating suki na si Rolando Carabello, ang ating na streaming, ano, yung ating Facebook, yung Facebook page ng A-Try Media. Uh-huh. At saka may kailin mo nakacheck in doon. Doon sila nanonood. Si Cristiano, sa Taiwan, si Rolando, dyan sa Saudi, lahat patuloy na nagmo-monitor pa rin sa'yo, Brother Jun, at binabati ka nga nila. Pero doon ka nakatuto sa ating radio page. But anyway, lahat po na
broadcast online, especially sa ating mga OFWs. Maraming salamat po sa inyo. Ipag-augmentin mo po na dito pumabot sa studio. Ganun din si Sis Gemma pala. Nasa Korea. So, at meron siyang mission doon para ma-strengthen yung ating mga learnings at saka yung mga advocacy natin for our migrant workers. Kasama na din si Ms. Mel Nuki ng Development Action for Women Network. Kaya malalaman natin, so hopefully by Monday, andito na siya. Although Monday is a holiday, Brother June, syempre sa atin sa media, walang holiday, so we'll be back on air on Monday, National Heroes Day. Alam mo, Brother June, National Heroes Day, dapat ano din dyan, ano, bahagi ng... Kasama tayo dyan kasi... ...ng ating OFW. Oo, kasi, diba? Kasi, di ba, living heroes yung OFW, mga bagong new hero, mga bagong bayan. So, kung National Heroes Day, kasama din sila dun sa day na yun. Kaya dapat... Correct. Oo. So they are part of the heroes that we commemorate. Hindi lang heroes of the past, kundi yung mga modern day heroes. Kaya yan ang ano natin, ano? Generalize yung hero. Celebrate natin sa Monday. Ako naman ang magpo-phone pat sa Monday. Oh, pala tayo. Ako naman mag-board dyan. So yan muna po, Brother June. Yung ibang mga messages pa dyan, baka nabasahin natin. Ano, pwede pa natin maipahabol. The meantime, last 3 weeks. Magsasign off muna ako for now. And I would like to thank you, Brother June, for manning the fort dyan sa ating Radio FW. Sa lahat ng ating mga listeners abroad at saka dito sa Pilipinas. I hope everybody has a happy weekend. Lalo na po yung mga nandito sa Pilipinas, happy long weekend po sa inyo. Maraming salamat. Muli ako po si Hannah Tenieres para po sa Radio FW. Happy weekend. God bless. Maraming salamat, Ms. Hannah Tenieres, at sa iyong patuloy na suporta sa ating mga kababayan, sa ating programa, sa ating mga ka-OFW na kahit nga nandyan ka sa gitna ng baha, sa gitna ng ulan, ay patuloy ka pa rin na naririnig namin ang iyong magandang tinig. Dalawang minuto na lamang po at tayo ay malapit ng magpaalam. Subalit ganun pa man, muli tayong magbabalik sa Lunes upang magkarinigan, magkakumustahan at maibahagi ang ating mga ibang balita, pagtalakay at mga iba pang pangangailangan ng ating mga OFW. Ano man po ang inyong problema bilang mga OFW, ano man po ang inyong kinakaharap, saan mang bansa kayo naroon, ipagbigay lang po lamang sa atin sa ating page, ang Radio FW sa Facebook. Agad po namin yung tutugunan, agad po namin dadalhin sa kinaukulan kung anumang uri ng inyong mga suliranin. Ayaw man po namin na tayo ay magkahiwa-hiwalay sa gabing ito. Subalit ang programa po sa araw-araw ay walang forever. Kaya sa ngalan po ng Team OFW, sa ngalan ng ating mga kasama, si Brother Lito Soriano, Miss Hannah Sinieres, Marvin Javier, Miss Bing Cuniso. Ito po ang inyong lingkod si Brother John Bambitso na sa inyo'y patuloy na nagmamahal at nagpapaalam at hanggang sa muli po sa araw ng Lunes, muli tayong magkarinigan dito pa rin sa ating palatuntunang Radio FW sa telebisyon. Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang hapon, Italia at Middle East. Happy, 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 happy listening po at happy viewing sa inyong lahat. Beth RJ, Alex Toyan, I love you. Join me, bro, in your way.